ito may tanong dito, Doc, si Victor Emmanuel, no? May mga recommended ba na snore guard? Yan, mga mukhang millennials ito, mga dental fixtures para magkaroon ng prevention at hindi bumagsak yung mga soft tissues niya sa bibig. Meron bang ganun? Very common and prevalent yung mga lumalabas sa mga ads po na sa social media ng anti-snoring device. Pero yung recommended po talaga ay apat lamang na makabawi o makakapag-solve ng snoring at sleep apnea. Unang-una, yung operation. Kapag malaki yung tonsils o kaya yung yung soft palate or ngala-ngala ay redundant o malalim, dumadagundong na yon pag natutulog at naghihilik. Pwede siyang operahan. Pangalawa po ay pagsusuot ng mouth guard or oral appliance. At ang pangatlo, yung pagsusuot ng CPAP or continuous positive airway pressure. Parang mask siya na sinusuot kapag natutulog upang maiwasan yung paghihilik at pagtigil ng paghinga kapag natutulog. Yun yung pinaka-importante po na treatment, yung most, lalo pag severe po yung sleep apnea at snoring. Yung CPAP po kasi, nagpo-force siya ng gentle air sa ating ilong papunta sa ngala-ngala, sa lalamunan, upang makalsuhan yung mga soft tissue na nagkakaroon ng collapse kapag natutulog. So, nasisigurado nung CPAP yung ating paghinga na hindi tayo titigil huminga, magiging sapat yung paghinga, at mababawasan o matatanggal yung paghihilik. Yung ika-apat pala na importante po ay ang pagbabawas ng timbang dun sa mga hindi gaanong payat. Okay, Doc, na-mention mo yung CPAP. Ito ay aparato, no? Mahal ba ang magkaroon ng CPAP? Para ito sa mga kababayan natin na malalakas humilik at nag-iisip, kailangan ko kaya ng CPAP? Mahal ba ang aparatong ito? Hindi ako magbibiro at sasabing mura lang. May kamahalan. The usual CPAP machine nasa entry level po, Doc Chris, mga nasa 40 to 60,000. Kaya lang, it will work for, gagamitin mo to gabi-gabi. Tapos ilang taon yun tatagal. At least good 5 good years yung isang machine. Minsan 8 years yung tumatagal. O pag naluma na, pag may bagong model, saka na lang magpapalit. Investment po natin yan eh. Yung gastos na yon, investment dahil mas gaganda yung buhay. Isipin nyo, pag-gising, mas refreshed, hindi na irritable, mas nakakonsentrate. At yung pagkakaroon ng sakit, hypertension, pagtaas ng blood sugar, stroke, heart problems, pwede nating maiwasan. So, we should consider it as an investment. Kung kinakailangan. Di naman lahat kailangan dito. Kesa tayo magbumili ng mga gamot para sa maintenance, kung maiiwasan naman yung mga sakit, ganun tayo. Mag-invest na lang po dun sa CPAP kapag kinakailangan. Oo, alam mo na it reminds me, ano, magkano ba, Doc, yung mga high-end na cellphone? Ay, kung yung mga cellphone na bibili natin, hindi pa ba yung CPAP na pwedeng ikapahaba ng ating buhay? Ano, yung think of the benefits. Ano po? Think of the benefits. Doon sa ating mga kababayang nag-iisip na baka, okay, pag-ipunan nyo na po yan. Ano ho? Eh, pero ang isang tanong po rito, habang nag-iipon daw sila, ano pa ang pwede nilang gawin? Ayun, aside from doon sa pagpapapayat, Doc. Apo. Bukod sa pagpapapayat, kapag natutulog, mas mabuting matulog, humiga ng nakatagilid sa kanan o sa kaliwa dahil mababawasan yung airway narrowing kapag nakahiga tayo sa ating tagiliran. O di kaya, magdadagdag lang tayo ng unan para nakaangat yung likuran natin, leeg at ulo para mabawasan din yung pag-collapse ng soft tissues. Ayan, regarding CPAP naman, Doc, para sa mga bata, meron bang CPAP na pambata? Una, sa mga bata, kadalasan po ay surgery yung inire-recommend. Dahil mga bata, nakikita natin madalas malalaki yung tonsils. Pero sa mga hindi candidate for surgery, or pag in-assess ng doktor nila na
mag-CPAP na lang ito sila kaysa magpa-opera, pwede po, maaring gamitin. Same machine po yun, yung sa adult at sa bata. Kasi yung machine na yun, naseset naman yung pressure. Para pas sa bata, mas mahina yung pressure. Sa matanda, mas mataas po yung pressure. Ano po pa ang mga other oral appliances para sa snoring? Kagaya rin ng tanong kanina ni Vic Emmanuel. Okay. Yung oral appliance, nabanggit natin na isa yon sa mga accepted na management for snoring and sleep apnea. Ang nagkakabit po nito ay ang mga dentists. Ang oral appliance, parang mouth guard ng boksingero, sinusuot po. Pero hindi siya one size fits all. Mine-measure po ng dentist kung ilan yung sakto na fit sa isang individual. Ang ginagawa po ng oral appliance, yung panga, pino-forward po yun para magkaroon ng mas malaking space dun sa likuran para dumaan yung hangin. Magandang ano rin po yun, yung effect ng oral appliance pag na-recommend po ng doctor or yung dentist po. Hi, may isa pong tao na malakas humilik. Pwede pa ba siyang dumiretso na bumili agad ng CPAP machine? Siya, on his own. Opo. O order sa Lazada. Sa Lazada agad. Hindi po natin nire-recommend yung bibili agad ng CPAP machine. Una-una, baka hindi tama yung apply o yung CPAP para sa kanya. Iba-iba po kasi yung sanhi ng paghili. Pwedeng obstructive apnea, yung iba nagkakaroon ng central apnea. At bukod doon, nais nating maklasify muna kung mild, moderate o severe yung obstructive sleep apnea or snoring kapag nagpa-sleep study. At depende doon sa classification kung mild, moderate or severe yung management natin. Yung CPAP machine din, may mga pressures po yun. To be very specific, sinasabi natin, yung 4 centimeters water yung pressure or level na 4 to 20 yung CPAP na ordinary. Pag umabot sa 20 yung pressure na kailangan ng individual, hindi na mag-work sa kanya yung CPAP machine. May tinatawag na bi-level o bi-PAP machine na. So sayang kung bibili tayo ng CPAP, hindi naman tayo fit dun sa machine na yun. We have to go back to the cause ng paghihilig, which is structural. Kung barado yung ilong, baliktad tabingi yung ilong, nagkakos ng obstruction, hihinga sa bibig, dapat agapan yung problema sa ilong. Kung malaki yung tonsils at di na nag-obstruct, agapan yun, tanggalin yung tonsils, even yung ngalangala. Kung malaki, makapal yung leeg, mataba, weight loss tayo. And kung kinakailang magpa-opera, gumamit ng CPAP, or mag-oral appliance, after having a thorough evaluation by your doctor, and if needed, yung sleep study, doon natin talagang ma-address yung paghihilik para masolusyonan.